pa hanggang anong Miyerkules pa hanggang kaninang umaga, matindi po ang mga balita, lalo na po sa larangan ng politika. Ate Kate Alcira ng Dubai, okay ba kayo dyan sa Dubai? Ito namang si Irene Whitelock, kagigising lang daw mula sa kanyang night duty. Watching from UK, it's 11:34 in the morning. Ayan, haba ng tulog nyo, no? Pero okay lang po yan, bumawi po kayo ng tulog, lalo na nga yung nag-duty magdamag. Ayan. Magandang gabi rin po kay Nelia Salem. Ayan, yung mga mapipindot na Ronnie Tubaon. Thank you po sa inyo. Si 6988 kid. Ayan, thank you. At maraming salamat din kay Kuya Danny Flores ng San Pablo, Laguna, na laging nakasubaybay sa atin. Meron din palang nanonood sa atin sa Korea, si Roldan Echaure. South Korea daw sila, Katunying. At si Kaya Gerber. Good evening, Katunying. Napansin ko, hindi binati ni PBBM si BP sa welcome arrival. Niya galing Southeast Asia Summit. Ako lang ang ata medyo weirdo that time. Pero ito, balita na, ha? Ganon. May ganern. LB Shishido, katatapos daw mag-dinner, Katunying, watching from Fukushima, Japan. Hindi ba advance kayo isang oras dyan? Si Zen Lang Carpio sa Singapore ay bumabati sa atin. At si Rowena Alferes ay nakatutok saan, Katunying, from Washington Western State Hospital. On duty po, nakabreak lang. Aba, ayos! Maraming salamat po. Saan man po kayo naroroon ngayon pong oras na ito. Thank you po sa inyo. At ang mga taga Chiba, Japan, hindi daw po nagdi-dinner pa, si Must Love. Ayun. Ayan. Okay. Tuloy na natin yung ating huntahan, mga kababayan ko. Dapat niyang malaman nyo. Ayan. So, biglaan po. Bigla-biglaan, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, meaning siya po yung number 2, supposedly, na pinakamataas sa mababang kapulungan, bigla na lang ba namang pinalitan? Siya po ay inalis bilang number 2 at ang inilagay bilang Senior Deputy Speaker ay si Congressman Dong Gonzales na isa ring Kapampangan. Of course, may kanya-kanya pong bulungan dyan kung ba't nangyari yon. Pero kagabi pa lang ay naglabas na ng kanyang official statement si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ang kanyang sinasabi po, na-misconstrue o naipagkamali ang kanyang pagpunta sa Korea kasama ang mga mambabatas, ang ilang mambabatas na siya daw ay magtatangka ng kudita para patalsakin si House Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, hindi totoo yun. Wala daw po siyang kaplano-plano na ganun. So, dinideny po niya yan. Pero, of course, hindi naman po siguro kwentuhang kutsero lang yun. Baka merong napag-usapan, may nag-chuchu sa mga nakumbida niyang pumunta ng Korea. Actually, hindi lang Korea. Meron pa pong isang report ngayon na tila baga may nag-squeal din kay Speaker Romualdez na meron daw pong isang biyahe pa sa Hong Kong naman, mga kongresista rin po. Well, anyway, mukhang na-preempt. Kung meron man, na-preempt yung pong oust Martin Romualdez move na yon, kung meron man. At on the other hand po naman, ay doon mo makikita na talagang forced to reckon with pa rin ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kahit na siya po ay isang miyembro na lamang ngayon ng House of Representatives. Pero mas nagkaroon po ng kulay, ika nga, ang buhay dahil sa sinabawang gulay.
Makulay ang buhay. Yee-hee! Makulay ang buhay ng sinabawang gulay. Yee-hee! Ayun, nang kaninang umaga po, nang kaninang umaga ay bigla na lang pong naglabas ng statement itong si Vice President Sara Duterte. Oh, ito si Vice President Sara Duterte, maganda. Tinan niyo itsura ni Vice President Sara Duterte. Di ba maganda? Ito, tinan niyo. Oh. Di ba? Oh. Tamo naman. Yan ang lakas ng dating. Parang Matrix Lady version. Ano? Mami Dong Tan, di ba? Ang ganda ni Vice President Sara Duterte. Kung maaalala po ninyo, si VP Sara Duterte ay nagmiembro, nanumpa bilang miyembro ng Lakas CMD, na yun po ang pinaka naging hudyat ng kanyang pakikipagtambal kay noon ay kandidato Bongbong Marcos, at si Sara naman ay biglang tumakbo bilang vice president. Ano? Kaya po nabuo yung tinatawag na Uniteam. Ngayon, ang tanong bakit ba siya nag-resign bilang opisyal ng Lakas CMD? Siguro tayo may kanya-kanyang mga kondyan. Ano tawag doon? Spekulasyon? Kayo po ba? Anong tingin ninyo? Ba't kaya nag-resign itong si VP Sara bilang miyembro ng Lakas CMD? And by the way, gusto ko lang pong i-emphasize na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay official din po ng Lakas CMD. At yung supposedly ay tinatangkang patalsikin sa kamera na pinsang buo ng Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez, Lakas CMD rin. Diba? Napansin niyo po ba yan? Puro sila Lakas CMD. Tapos biglang kumala si Sara bilang miyembro ng Lakas CMD. Ang Pangulong Bongbong Marcos po, although siya po ay tinulungan ng partido Lakas CMD, hindi po siya card-bearing member ng Lakas CMD. Ano po? Ano po ang sabi ni Vice President Sara sa kanyang statement? This is to announce my irrevocable resignation as a Lakas CMD member effective today. Ibig sabihin, hindi na nagpapahabol to. Irrevocable resignation. Ang bigkas po ng iba dyan, irrevocable resignation. Ayan. So nagpapasalamat daw po siya sa suporta ng kanyang mga ng lahat ng mga party members ng Lakas. Kaya nga sila ngayon ay nakapwesto. Ano po? At siya daw po ay naniniwala ano, that nothing is more important than being able to meaningfully serve our fellow Filipinos and the Philippines. Wala daw pong mas mahalaga sa kanya kaysa sa makabuluhan, makahulugang paglingkuran ang mga Pilipino at ang Pilipinas with President Ferdinand Marcos Jr. leading the way sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. So dito, sa aspeto na to, openly ay sinasabi niya na kasangga niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lumilitaw ngayon na iniwanan man niya yung partido, pero supporter pa siya ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ano katunayang yun po ang basa natin doon? Sabi po niya, trust that my word, my commitment will be immutable. Yan po ang teka, ano ba ibig sabihin ng immutable? Hanapin nga po natin. Ano ba ibig sabihin ng hindi po yung emote ng emote 'yon, ano? Hindi po emote ng emote yung immutable. Ano ba ibig sabihin ng immutable? Ang sabi po ng diksyonaryo, ang ibig sabihin ng immutable ay hindi matitinag, hindi magbabago. So yung suporta niya kay Pangulong Bongbong Marcos, meaning ang paglilingkod niya sa mga Pilipino at sa Pilipinas,
with President Marcos leading the way ay hindi daw po magbabago. So, puntahan na natin yung kanya-kanya nating analysis. Ano? Total eh, puro nagiging political analyst tayo pagka po may mga isyong political eh. Ano, mga kababayan? So, and dito po, nang masibak bilang number 2 sa House of Representatives ang sinasabing utak ng kudita laban kay Martin Romualdez na pinsan ng Pangulong Bongbong Marcos, eh biglang dumistansya si Sara Duterte sa partido ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Eh sasabihin po ninyo siguro, eh teka, Katunying, hindi ba dumistansya din si Sara Duterte dun sa partido na ang isa sa mga leader ay si Martin Romualdez? You may be right kung meron mang nag-isip ng ganyan. Pero mamaya talakayin natin yung kay Romualdez, mga kababayan, sapagkat ang gusto muna nating pagtuunan si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tandaan po nyo, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo is very close to Sara Duterte. Kailan po nagsimula yan? Meaning, lalong na-magnify yung kanila pong closeness, mga kababayan. Ang closeness po nila ay na lalong nagdumilat nung si Sara Duterte po ay naging pinaka-utak ng pagpapatalsik kay noon na Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, at ang ipinalit bilang Speaker of the House ay isang tumutugon sa pangalang Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga ang sinasabi pa nga ng iba, kaya na nakumbinse, isa po sa mga factors kung bakit nakumbinse si Sara Duterte na tumakbo bilang pangalawang pangulo ni Bongbong Marcos ay because of the intercession of Gloria Macapagal Arroyo. Pero alam niyo naman sa politika, mga kababayan, sabi nga eh, in politics, there are no permanent friends nor enemies. Sa politika, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Kaya maaaring magkaibigan kayo ngayon, pero bukas, magkaaway na kayo. Yan po ang politika, and that should be accepted by those who involve themselves in politics. So, yun po yun, mga kababayan. Ngayon, babalikan ko po yung binanggit ko kanina. Baka sabihin nyo, Katunying, eh si Martin Romualdez, hindi ba lakas din yan? Opo. Pero, nais ko pong ipaalam sa inyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, mga taga-subaybay, na meron pong isang bagong partido na binuo. At ang bagong partidong ito na binuo, at mag-i-hearing na nga po ang COMELEC, maybe next week, para po sa accreditation ng partidong ito. Ang pangalan po nung partido, mga kababayan, ay KNP. Ito pong KNP ay kilusan ng nagkakaisang Pilipino. Meron pong mga impormasyon tayo natanggap na ang KNP ay binuo nina DILG Secretary Benhar Abalos, Mayor Albi Benitez ng Bacolod, at Congresswoman Rida Robes bilang mga prime movers ng KNP. Ano po ba itong KNP? Si Pangulong Bongbong Marcos po, meron po siyang sinakyan na partido politikal, yung federal party. Pero yun po naman eh, huwag naman magagalit yung mga nando sa partido federal. Pero hindi po masyadong pinapansin yun kung hindi pa inampo nito at naging official na kandidato si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko lang kung ako yung nagkakamali. Ano? So, sa 2025 midterm elections,
eh meron pong isang mamamayagpag na partido na baka nga ito ang tawaging ruling party. Ang pangalan po ay KNP, Kilusan ng Nagkakaisang Pilipino. At hindi tayo magtataka kung ang Martin Romualdez at baka mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay magsipuntahan dito po sa KNP na ito, mga kababayan. Sasabihin niyo siguro, wala akong pakialam diyan. Ako din naman. Pareho tayo walang pakialam dito. At ang totoo nun eh, wala naman tayo, hindi naman dadami ang sasaing natin o kaya yung iuulam natin dahil po dito. Napag-uusapan lang natin. Ano? Kasi ang ganda ng picture ni nakikita natin yun. Of course, sabi nga eh, blood is thicker than water. Ang Pangulong Bongbong Marcos, very close kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Pakitaan ko nga kayo ng isang larawan. Pero ito po yung larawan ng nakaraang taon eh. Very close po yung dalawa. Ano po? Itong si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero the President is so much closer to Martin Romualdez than he is close to former President Gloria Macapagal Arroyo. Eh, kita nyo naman si Martin Romualdez, lahat na yata ng lakad ng Pangulo. Eh, kanina lang, hindi ba, meron silang pinanood na parang demo ng Philippine Navy sa bago nilang sea-to-air missile ba yun? Basta. O radar system, ganun. Eh, kasama po doon si Martin Romualdez. So, blood is thicker than water, sabi nga. So, gano'n man ka-close ang Pangulong Bongbong Marcos at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, eh baka bukas makalawa ay mas angat sa kanya, eh ang kanya pong pinsan. Alam nyo, kung mahilig din lang kayo sa chikahan eh, nung palang ito po ay pinag-uusapan talaga, no, kahit po sa inner circle. Nung palang nagpunta ang Pangulong Bongbong Marcos, diyan po sa Washington, sa White House, nung nakaraang mga linggo, kababayan, ang pinapasok lang doon sa Oval Office, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo kasama doon, pero ito yung pinaguhuntahanan eh. Ang nakapasok lang sa Oval Office, andun po sa kung saan nakapulong ng Pangulong Bongbong Marcos, si President Joe Biden, eh tatlo lang. Tatlo lang. Puro Romualdez pa. Puro Romualdez pa. Ano, mga kababayan? Number one, President Ferdinand Bongbong Marcos. Number two, House Speaker Martin Romualdez. At number three, yung Philippine Ambassador to Washington, Babe Romualdez. So, tatlong Romualdez yon. Eh, alam nyo naman yung mga sit-sit dyan sa Malacanang, eh medyo nagtampo yata yung ali. Dahil sa bakit hindi siya isinama doon sa loob, eh dati naman siyang presidente. Eh, pambihirang patis. Wag na yon. Basta ngayon, ang sinasabi po ni dating Pangulong Gloria Arroyo, eh wala daw po siyang intensyon na magkudita sa House of Representatives. But, whether she denies it or not, eh mukha pong yung mga makampi kay Martin Romualdez, ay meron pong mga naaamoy na iba. Kaya ganun po nangyari. But anyway, hindi naman lalaki sweldo natin sa kanila. Masarap lang pag-usapan. Hindi po ba? Masarap lang pag-usapan ang buhay ng may buhay ng mga politiko. Of course, hindi naman po to chismis. And this really happened right before our very eyes. Sabi nga, no? Ito pong politika. Maganda picture nyo dito, ah. Mga picture nila nung kampanya, talaga namang alam nyo, yung unit team eh, magandang pakinggan yung unit team eh.
Bangon Pilipino, bagong Pilipinas, bagong mukha. Sabi niya. Ayan, no? Kapogi. Nga si dating, well, in fairness, si dating Pangulong Gloria Arroyo, parang hindi po tumatanda. Biglang bumata ang itsura, ano? Naalala ko tuloy nung ako ay miyembro ng Malacañang Press Corps. Nung ako po yung miyembro ng Malacañang Press Corps, naging vice president for radio po ako dyan. Ang akin pong ikinocover during the time ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matagal-tagal din ako sa Malacañang Press Corps. Kaya lang sabi nga nila, ako ay lampayatot lang noon ng panahon. And dito, pakita ko nga sa inyo yung picture. Ito, dali lang ha. Picture na... Share ko lang sa inyo. Lama kayo lakad. Biyernes naman. Huwag na kayong gumimik. Magkwentuhan na lang tayo. Kita nyo? Yung picture ni Kato Nying. Oh. Ayan si Pangulong Gloria Arroyo. Oh. Batang-bata pa siya. No, no? Ayan. Oh. Tapos katabi niya si the late Sammy Julian ng Panay News. Yan na po ang aming presidente ng Press Corps noon. Tapos si Secretary Alingod. Tapos si Kato Nying, ito oh, batang-bata, nagnganga-nga oh. Tapos andito si Leo Palo, andito si Nasirang Felmaragay ng Manila Standard. At ito si Pangulong Gloria Arroyo, si Marichu Villanueva, ayan. At tapos sa likod niya si Jovi Francisco ng TV5. Ito si Tina Panganiban Perez ng GMA. Ayan. Sa likod ay si ating Kiros, pambira, nakalimut. At siyempre, yung aking sparring partner noon sa paghanap ng mga scoop. Ayan, si Beverly Berchest ng Channel 9 noon. Ayun, maganda ni Pangulong Gloria Arroyo, batang-bata. Ano? Ayos. Binabati po natin ang lahat ng mga nanonood sa atin. Basta mukhang may lamat ang unit team ngayon, mga kababayan. Kung ano magiging ending nito, manood na lang po tayo. Basta tanggawin natin. Kung tayo po ay may trabaho, magtrabaho po tayo ng buong sikap. Kung kayo po ay may responsibilidad, gawin po natin buong kaya ang atin pong mga pananagutan. Lalo na po ang pananagutan natin sa atin pong mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Ano, mga kababayan. Okay. So, yan ang unang topic natin. May kinalaman sa... Sino ba itong mainit ang ulo na to? Mainit ulo mo, ano pangalan ito? Si Jack Crack. Ito. Jack Crack. Ibinoto mo si The Junior, di ba? Bakit ngayon? Nagsisisi ka ba? Nakana, Tunying? May toyo ka ba? Kanina ka pa nanonood kanina ka pa nanonood sa akin yata pero hindi ka naman nakikinig. Ano bang klaseng panonood yung ginagawa mo? Iba-block ko na kaya ito at baka naalibadbara na kayo. Ano tingin nyo mga kababayan? Wala yata sa hulog itong ano? Mukhang wala sa hulog eh. Pwede ba magbigay naman kayo ng kwan? Magbigay yung mga nanonood sa atin ay magbigay ka naman ng may sense na sasabihin. Kasi nagbabawas kami ng tagapanood, kahit ko konti na nga kami, nagbabawas pa kami ng mga tagapanood, lalo na kung mga eng-eng lang naman yung nanonood. Doon lang tayo sa, oy Tito Manny, Obal, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po dyan sa Nueva Ecija? Ayan. Kaganda-ganda ng ating pinag-uusapan eh. Ano, iba-block na ba natin yun? Sabihin tayo naman pikun. Pero dahil sa gusto nyo i-block, i-block na natin. Sandali lang ha. Iba-block ko lang. Sandali lang po mga kababayan. Block natin. Block. Yun. The user was block. Si Kuya Nono ay nanonood ng
mula sa Visayas Avenue. Ayan. So, ako po gusto kong makarinig ng mga opinion na may matututunan tayo. Halimbawa, may mapag-iisipan tayong opinion. Kasi sayang lang yung kanin, no? Sayang yung pagkakataon na tayo nagbibidahan kahit anong oras pa ko ho kayo nanonood po sa amin. Okay, mga kababayan. So, ang summary po natin dun sa unang bahagi, meron pong mga konting realignment sa politika, pero may binitiwang salita si Sara Duterte. Ang pagkaunawa natin that she will continue supporting the president in serving the Filipinos and the Philippines. Yun po ang intindi natin doon. Whether or not this will develop into a major shake-up pagdating po sa political landscape ng ating pong bansa, yun po ang ating aabangan. Okay, mga kababayan? Okay, basahin lang natin yung ilang mga message po natin mula kay Gary De La Paz. Ayan, I agree with your observations. Ayun, sabi ni Ronnie Mercado, good evening, Katunying, watching from Dublin, Ireland. Tapos sabi ni Danang, sino po personal choice, Katunying, Romualdez po o si PGMA? Mukha pong, ano po ba ako tinatanong yung personal choice ko? Wala naman po akong magagawa, hindi naman po umuboto sa speakership. At saka medyo malaki po ang, sa totoo lang, medyo mahirap pong tibagin si Speaker Romualdez ngayon. He is practically everywhere. Sobra sipag naman ng tao, in fairness. Okay? Sabi naman itong si Enibid Madriaga, hello, Katunying, watching from Geneva, Switzerland. Ayun. Tapos I see, naku, hindi ko mabasa yung pangalan mo, Rain Delba sa Bacolod. Ayan. Tapos sabi naman ni Kuya Saldi, Kuya Saldi Balbuena, magandang gabi po. Notado, rejoice, sige lang na, basta ako, Uniteam, sama ako na si GMA. Yeah. Marcos forever, Sara will be for Marcos Josephine De Castro Dominguez. Mula sa Hong Kong, nanonood sa atin si Floripes Kulis. Yan. At magandang gabi rin kay Alejandro Gasier. Sabi niya, hindi po pwedeng ang isipin ng mga politiko ang kapakanan ng bansa. Ayan. Alam niyo ba, pareho tayo ng iniisip pa, Alejandro, ha, sa totoo lang. Pero minsan, nilalagay ko yung sarili ko sa lugar ng politiko. Eh. Yung bang magpapanggap kang politiko. Ewan ko kung na-imagine nyo. Ako, politiko ako. If you were in the shoes, for example, of Speaker Romualdez, at nakatanggap ka ng mga report na there are packets of meetings here and there, tapos ang report na nakakarating sa inyo, nagre-recruit si GMA para tanggalin ka, ano kayang gagawin mo? Ano, yung mga ganun, naisip ko lang, minsan magpanggap tayo yung nasa sitwasyon nila. Okay? Mga kababayan? Sabi ni Sweetie Yu, basta ako, support ako sa ating PBBM at BP Sara, period. May nanonood sa atin sa Abra, Jamay and Jakyas, sa Tayum Abra. Ayan. I would rather SRM to be the speaker than FBGM kasi rest assured PBBM will be protected. Ayan. Speaker Romualdez ang tinutukoy niya. Ayan. Red Ruby, wala pong bilang ang mga toxic na tao. Salamat ka tingin for being a sensible person. Nakaka-relieve ng stress. As long as BP Sara is with PBBM, okay na po ang mga loyalist at Uniteam. Ayan. Liberty Dalipe, hayaan niyo na po ang mga bitter na yan. Ha ha ha. Ayan. Okay. Okay na ha. Okay na tayo doon. Okay, punta naman po natin yung susunod nating paksa. Pero bago lang po tayo magpaksa, I'm sure maipa-flag na naman ako nitong YouTube saka Facebook dito, pero para lang ma-refresh ang isip nyo, magpatugtog muna tayo. Thank you.
Kailan pa may hindi magdidilim? Busilak ang dilaw, puti pula bughaw, dama sa iyong tatlong bituin at araw. Sa dami ng iyong pinagdaanan, iba't ibang sigwa ang naranasan. Kapit lang sa Diyos na may pagtitiwala, pinagtagumpayan ng mapayapa. Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinaka ang awit sa ating bayang minamahal. Tunay ang pagmamahal sa iyo. Yun. Yan ang sinasabi ko sa iyo. May naalala tuloy kayo eh. Nung nakaraan, ano? Ganun talaga. Kahit naman sa, hindi lang sa politika, mga kababayan. May mga pagkakataon, mag-uumpisa kayong magkakasama. Lahat ng magaganda, sinasabi nyo sa isa't isa. Pero kahit naman sa mag-boyfriend eh, di ba? Pagka-umpisa, talaga namang lahat ng pangarap, papangarap, magkahawa kami pa kayo. Ano? Pero pagka nagkaalaman na kayo ng ugali, tapos magkaiba pala kayo ng pangarap o linyada, iba pala kayo ng gusto, iba, maraming yung magkakaiba. May mga individual differences. Bukas makalawa, nagbababag na kayo kahit magjowa kayo. Kahit mahal mo pa siya. Hindi po ba? Ganun lang talaga. So nangyayari po talaga yon na maganda umpisa, hindi maganda ending. Pero mas maganda nga sana kung maganda na umpisa, maganda pa ending. Yun. So kung yung kung ano man po ang sitwasyon ngayon ng Unity Team ay nasa sa kanila na po yun. Malalaki na po sila sa party po natin. Basta't gawin natin ang ating ginagawa araw-araw, magsipag po tayo.
without depending solely in the government. Wag po. Kung matutulungan tayo sa pamamagitan ng magagandang polisiya, mainam. Pag meron pong mga maling polisiya, kahit sa Pangulong Bongbong Marcos pa yan, pupunahin po natin yan. At yan po naman ang ating commitment every day. Ayan, okay? Ito na po ang ating pangalawang paksa. May kinalaman po sa biofertilizer. Noong pong isang linggo, to be specific, noong pong Friday last week, ay lumabas po ang mga kwento na inutos na raw po ng Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil ang biofertilizer o ang procurement ng biofertilizer ng Department of Agriculture. Pero hindi po totoo 'yon. Dahil mismong ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagsabi na ang biofertilizer ay itataguyod, itutuloy ng pamahalaan. In fact, inutusan po niya si Senior Undersecretary Leo Sebastian, ang Undersecretary ng DA for Rice Programs, na ipaliwanag sa madla kung gaano kabuti ang biofertilizer sa atin pong mga sakahan. Hindi lang po nito mapapababa ang presyo ng gastos ng mga magsasaka pagdating po sa abono, kundi ang biofertilizer po ay makatutulong sa pagpapataas po ng yield o ani. Napatunayan po yan sa marami po mga tests at trials. Actual po yun, ho? Actual. At bukod po doon, mga kababayan, ayon din po sa actual na pag-aaral, ay napapabuti po nito ang kondisyon o uri ng lupang tinatamnan. Sapagkat ang lupa po natin, bugbog sarado na sa mga chemical fertilizer, at ang nag-isa po sa mga nagiging resulta po niyan ay tumataas po ang acidity ng lupa. So, tapos na po usapan doon. Sa araw nga po na to, ang order po ng Pangulo, dahil nga po sa gusto niyang mas maintindihan ng maraming tao ang tungkol sa biofertilizer, ay ang Presidential Communication Office o PCOO ay inutusan po ng Pangulo na mag-arrange ng mga interviews para po sa mga talking heads sa biofertilizer. Pangunahin na po dyan si Undersecretary Leo Sebastian. Kaya actually gusto ko sana kausapin si Yusek Leo Sebastian ngayon. Kaya lang, paus na yata yung mama at maghapon na ini-interview sa iba't ibang radio at TV station. Well, anyway, dahil hindi naman na po tayo mag-uusap tungkol po sa inam ng biofertilizer, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isa pong pag-aaral, ano, mga kababayan. Pasensya na po kayo, yung po mga medyo hindi interesado sa mga technical na usapan, medyo may babanggiti tayo mga dokumento, mga numero, o mga technical terms siguro kung meron man, pasensya na po kayo, pagtiyagaan nyo na po. So ito po ay isang data mula po sa tinatawag na fertilizer derby, kung saan ang mga kumpanya po at mga magsasaka ipinakita ang kanilang mga best practices on nutrient management in the experimental fields ng Philippine Rice Research Institute. Yung Phil Rice po, yung atin po yun, hindi po yun IRI, yung International Rice Research Institute. Yung Phil Rice po, ang kanilang punong tanggapan ay nandyan sa Muñoz Science City, Nueva Ecija. Ito po, mga kababayan. Sa dry season po, 2021 to 2023, ang average actual yield per hectare, and dito po, kung ang gagamitin ay inorganic, ibig sabihin po nun yung mga commercial na pataba, yung pong synthetic na pataba, kasama po dyan yung urea. Kung ang gagamitin po ay inorganic plus biofertilizer at biostimulants, ang aanihin po ng isang ektarya ay 7.02 metric tons. Ang average net income po ng magsasaka natin bawat ektarya, andito po, nakasulat, 79,195.
ang average production cost ay 54,193. Ano po? At ang average production cost, ibig sabihin po, per kilo. Di ba ang palay ngayon, nabibili ng mga 20 pesos, ganun. Yung iba, eh, 19, depende po kung maganda. Eh, pero pagka ngayon po dry season, maganda po pagkatuyo ng palay. Ang production cost po, mga kababayan, ay pumapatak lang na 7 pesos, and dito, 7 pesos and 72 centavos. So, ikaw po, hinto muna tayo doon, ha. Lumilitaw na kung ang cost of production mo per kilo ay 7 pesos and 72, tapos maibebenta mo yung palay mo ng 21 pesos o 22, aba, edi 300% yung ang kumbaga nag times 3 ang kita. So lumilitaw na halimbawa ay 20, sabihin natin 22 pesos minus 772. Edi pumapatak mga 15 pesos sa halos humigit kumulang ang iyong kita sa bawat isang kilo. Ganun po lumalaki talaga yung kita mo pagka lumiliit yung production cost. At ang average fertilizer cost pagka po ganito ang ginamit natin ay 16,000 pesos and 75 centavos per hectare. So dito pa lang po makikita na ninyo na mainam po talaga. Ito po ay derby, ah, fertilizer derby. Sa dry season po ito, aabot ng ganyang kalaki ang kita ng magsasaka bawat hektarya. Net income na po ito, 79,195. Kung wet season naman, ganun din po ang gagamitin ng fertilizer, inorganic, biofertilizer at biostimulant. Kung wet season, katulad po ng susunod na anihan, na taniman, itong taniman na to, ang average net income po bawat hektarya ay 58,383. So, mas malaki talaga ang kita kapag ka po panahon ng tag-init o yung dry season, mga kababayan. So, isa lang po ito sa kagandahan kapag ka po pinaghalo ang synthetic, commercial, chemical fertilizer plus biofertilizer. Dito po yung makikita natin na maganda talaga yung biofertilizer. Ano man po ang brand niyan, dahil napatunayan na po yan sa mga field testing. Local man o kaya po ay imported. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mag-local na po tayo. Okay? Ngayon po mga kababayan, babalikan ko lang po yung isang napakalaking paksa na ating pong tinatalakay, mga kababayan. Eh teka, may nagme-message sa atin dito. Basahin ko lang. Kailan pa naging 20 pesos per kilo ng palay, especially sa Mindanao, Katunying? Di po, baka po ang kinukwento po kasi natin, Ma'am Susan, yung pong tines derby. Dito po sa Central Luzon yun. Hindi ko po alam ang presyo dyan sa inyo sa Mindanao. Malamang mas mababa sa inyo. Kaya po medyo baka mainit ang ulo ninyo. Mas mababa. Pero sa Nueva Ecija po, maganda po presyo ng palay sa panahon na to. Doon po sa probinsya po namin. Okay po. Sorry po. Baka nasaktan kayo. Yan po yung ito po ay numero, yung pinakita ko po sa inyo, galing mismo sa Philippine Rice Research Institute. Okay po, mga kababayan. Okay. Kanina pong umaga, mga kababayan, ay na-interview ng ating pong kasama sa DZRH na si Angelo Palmones. Oh, ang dating presidente ng UP, si Dr. Emil Q. Javier, ayan, dating presidente po ng UP at actually siya po ang founding director ng biotech ng UP Los Baños. Di ba, naikwento ko po sa inyo na ang biotech po ay magaling po yan eh. Magaling pong departamento yan sa ilalim po ng UP Los Baños, dyan po sa
Laguna. Napakaganda po niyan. Oh. Ngayon, ang nangyari po mga kababayan, ito pong UP Los Baños Biotech, para dun sa mga hindi pa nakakarinig ng mga nauna nating pagtalakay, ito pong UP Los Baños Biotech ay meron pong magaling na imbento. At ang naka-imbento po nito 30 plus years ago, pumanaw ng scientist, napakagaling po na scientist, si Dr. Mercedes Umali Garcia. Okay? Mercedes Umali Garcia. Ang pangalan po nung na-invento niya, Bio-N. Oh, Bio-N. Ito po ay isang uri po ng ang tawag nila dito ay culture, pure culture. Ano? Pure culture. Ito po ay concentrate. Mula po ito sa inimbento ni Ma'am na mikrobyo na nagmula po sa ugat ng talahib. Ano? Mula din po sa ugat ng talahib. Hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ako scientist eh. Scientist lang po ako, scientist. Opo. Sa madaling salita po mga kababayan, ito pong imbensyon na to ay napakaganda. At sa nakalipas po ng mahigit 20 taon, ito pong imbensyon ni Doktora Umali Garcia na ito ay napapakinabangan na ng atin pong mga magsasaka at napatunayan po sa kanila pong mga sa mga gumamit po nito na talagang maganda po epekto nito sa lupa at sa mga tanim po nila, lalo na po sa palay at saka sa mais. Pero pwede rin po yan sa mga high value crops at iba pa pong mga halaman. And din na. Di marami po yung kakontrata nitong UP Los Baños, yung biotech, ano? Marami silang kakontrata sa nakalipas na mga taon. May git 20 taon na. Maabot po yata sa 80 yung kakontrata nila dyan eh. So kukuha lang po doon, bibili po yung kakontrata nila ng concentrate mula po doon sa UP Los Baños. Pagkatapos po, imimix po nila yon at yung po ay biofertilizer, iimpake po nila at yung po ang kanila pong ibebenta naman sa mga magsasaka. Alam niyo po ba kung magkano lang po yon mga kababayan? Ang kailangan po sa bawat isang ektarya ay 5 pakete lang. So 500 pesos lang ang gagastusin ng bawat isang ektaryang palay na pwede po yung ipalit sa 2 sako ng urea. Imbis na 4 na sako ng urea gagamitin mo, 2 na lang sapagkat meron pong biofertilizer. Pasensya na kayo at paulit-ulit po ang ating pagtalakay kasi gusto natin na maunawaan pati ng mga bagong nanonood sa atin. So nakita niyo po mga kababayan, meron po tayong magaling na scientist, naka-invento po nito, pagkatapos po ay pinapalaganap na po ng iba't ibang mga kumpanya, pribadong kumpanya at ng gobyernong institusyon gaya po ng Department of Agriculture at ng mga local government units. So meron po mga mixing plant yan na itinayo, ano, mga kababayan. Ulitin ko, bumibili po sila ng concentrate mula po sa biotech, UP Los Baños Biotech, at saka po imimix po nila at yun po ay kanila pong ipinagbibili. Okay, maganda po yung ating pinag-uusapan. Ano? Eto na. Eto na kontrobersya. At ito po ay actually pinupulutan daw ako ng mga matatanda sa UP. Wag naman po. Mga, alam nyo, love ko po kayo. Yung mga lalo na po yung mga scientists natin, yung mga national scientists natin, mataas po ang pagtingin natin sa kanila. Napakaganda po ng ginagawa po ninyo para sa bayan. Kaya lang, baka nga po sa kagustuhan po ninyo na lalong lumaganap ito pong biofertilizer, nakaisip po kayo ng pag-uhoramentado. Isip-isipin po nyo mga kababayan, meron pong more than 80 na mga mixing plants, pribado at gobyerno, na dati na gumagawa po nito, nagmi-mix po nito
Nag-invest din po, ah. Nag-invest po sila ng mga makina nila. Ilang beses nilang sila ding itong mga taong ito, mga kumpanyang ito ay nag-kumpuba. Hindi lang basta nag-invest eh. Nag-invest ng pera, nag-invest ng panahon, nag-invest ng pagod para po ma-perfect po ang mga makina po nila. Hindi po maliit na halaga. Malaking halaga po. Pag pinagsama-sama niyo yung pera, pagod, panahon, malaking halaga po yun. Because they have been in this business, sabihin na natin, for more than 20 years or so. For 20 years or so, mga kababayan. Eh, eto na nga. Ano nga, Katunying? Ano nga, ba't puro ka eto nga, ano, mga kababayan? Biglang pumasok sa eksena nung isang taon. Nung isang taon lang. Yung iba, 20 years or so, biglang pumasok sa eksena. Parang, muntik nang mabangga, eh, biglang pumasok sa eksena. Biglang, ano po yung, sino po yung pumasok sa eksena, mga kababayan? Ang isa pong kumpanya na lumilingon sa pangalang Agri Specialist Incorporated. Eh, wala naman tayong masasabi sa Agri Specialist Incorporated o ASI. ASI Taulaba. Si ASI Taulaba. Wala tayong masasabi dyan sapagkat sila po ay matagal na po sa industriya ng pagpapakain ng baboy. Sila po ay nasa industriya ng pag-customize ng feeds ng baboy, ng manok, ng isda, ayan. Eh biglang, eh siguro may taga UPLB na kachokara nila doon na sinabi, ay pare, tama na yung baboy mo at may kwentahe dyan, merong African swine fever. Walang kwenta yan. Manok, eh delikado yan. Pag napeste manok, sinipon yung manok, delikado, mawawala kang supply. Pero dito, nagawa lang ako ng senaryo. Dito, punta ka dito. Yung pera mo, dito mo i-divert. Dito mo dalin. Parang ganun ang dating, ano? Ano ba yan? Ano ba yung pinag-uusapan natin na yan? Dito, biofertilizer to. May bio-N. Imbensyon ng UP. Maganda to. Magandang biotech. Maganda. At saka meron tayong market dito. Kokopohin natin to. Kopo. Tayo lang. Hindi. Baka malaki investment yan. Medyo malaki, pero kopo mo to, pare. Gagawa tayo ng exclusive licensing agreement sa inyo. Wala nang ibang makagagawa nitong biofertilizer na ito. Ikaw lang ang exclusive producer at ikaw lang din ang exclusive distributor nito. Wala nang iba. Isip-isipin ninyo. Naisip nila 'yon. Kaya dumating po ang isang pagkakataon, mga kababayan, noong March 6, 2023. Kahit na meron ng mga dati pang lisensya, although non-exclusive, ang biotech sa iba't ibang kumpanya at local government at Department of Agriculture tungkol po sa pagpapalaganap ng biofertilizer, eh bigla pong nakaisip ang UP, Los Baños, at sinabi nilang, tama, dito na lang tayo sa isa. Isa na lang kausapin natin. Bigyan natin to ng exclusive right sa pag-produce at pag-distribute mula sa imbensyon ni Doktora. Eh, hindi ba kinuwento ko sa inyo noong nakaraan? Ang imbensyon po ni Doktora Mercedes Umali Garcia, sabi niya, my work will not be complete until I see the farmers use and benefit from bio-N. Yun po ang sinabi niya. Gusto po niya maraming yun. Eh wala nga sa eksena tong si ASI Taulaba. Wala pa nga sa eksena tong si ASI Taulaba. Million-million ng mga
mga magsasaka, a million-million, OA naman si Katunying. OA naman siya. Libo-libo nang magsasaka ang gumagamit yan. Hindi nga lang ganun kadami kagaya ng inaasahan. Uulitin ko, yung mga kakontrata dati ng biotech, hindi po barya-barya ang ginastos ng iba dyan. Yung iba po gumastos din ng million-million. Tapos bigla yung sisipain yung mga, pati yung Department of Agriculture, na yung ibang regional office nagpatayo ng mga mixing plant. Tapos ngayon sasabihin nyo, exclusive news kay Asi Taulaba. Hindi ko maintindihan yun, mga taga-UP. Alam nyo bang dalawang araw ko nang iniisip? Nag-iisip ako kung paano natin malulusutan ito. Tutulungan ko sana kayo para mapalusutan ito. Kaya lang wala ako maisip na paraan kung paano natin malulusutan ito. Okay, sabihin natin yung technology transfer. Technology transfer. Oh, maganda yung technology transfer. Wala po tayong problema dyan. Wala pong problema sa technology transfer. At in fact, maganda po talagang magkaroon ng technology transfer. Sangayon po ako dun. Pero ang technology transfer naman, sana, magte-technology transfer ka kung wala pang ibang gumagawa. Eh kayo na nagsabi, mahigit 80 yung dati ng mixer ng biofertilizer eh. Yeah, marami na eh. Tapos biglang, itsapwera silang lahat. Ngayon meron kayong kakausapin. Bakit? Magkano? Magkano ba puhunan nila? Magkano? Okay? Magkano ang puhunan nila? Ang birang patiso. Pinipilit kong unawain eh. Kasi nga eh, sobrang taas ng tingin natin sa mga taga-UP eh. Well, sa UP Los Baños, to be more specific. Sobrang taas ng ating pagtingin sa kanila. Hindi po konti, marami ang pagtingin natin sa kanila. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo. Yee! Ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Yee! Bakit naman ganun? Bakit? Ako, hindi, walang halong kaplastika na. Mga kaibigan natin sa UP, lalo na po yung mga nire-respeto natin sa UP. Nag-iisip po ako ng paraan kung paano natin ito ma-justify. Kung paano natin to malulusutan. Ano? Kung paano natin yung malulusutan. Nang walang magiging problema. Eto, may nag-message sa atin dito, si Joel. Eto, sabi ni Joel, tama ka, Tunying, nakakabili ako dati niyan dito sa probinsya. Ngayon, pahirapan na. Joel, ha? Thank you po sa inyong, saan po ba yung probinsya ninyo? Hindi po ba nakita nyo? Ang dami-daming producer, kumbaga, ng biofertilizer mula po sa imbensyon ni Dr. Mercedes Umali Garcia. Pagkatapos biglang pumasok sa eksena yung naggamagawa ng feeds ng manok, baboy at isda. Tapos eh, biglang ito na lang ang kakausapin nyo. Si Asi, Agri Specialist Incorporated. Tapos sila na, hindi, okay na nga sana eh. Okay na nga sana kung ganun eh. Kung talagang baka naman sila lang ang expert dyan eh. Baka naman sila lang ang nakaka... Alam nyo po ba mga kababayan? Na ngayon ay naghahagilap itong Asi ng mga makina. Hindi, natatawa lang ako. Pero huwag nyo isipin pinagtatawa lang ako kayo. No? Huwag nyo isipin pinagtatawa. Pero hindi po talaga yan ang linya nila eh. Hindi talaga nila linya yan eh. Pero pakinggan po natin ang isa pong panayam
ni Sir Angelo Palmones mula po kay dating UP President Dr. Emil Javier, ano? Kasi buong Gilas po niya itong ipinagtatanggol eh. Anyway, panoorin po natin siya. Maikli lang naman po itong sinasabi niya. Since 2022, yung nakita kong record, parang less than 1% ang napoproduce na bio and fertilizer, equivalent to 0.79 or basta less than 1% ng 7 million hectares ng rice and corn. Mm-hmm. Kasi itong bio and specific for rice and corn. And we have 4.2 million or 4.3 million ng palay harvested every year and then 2.2 or 2.3 million ng corn. So, umabot mga almost 7 million. Okay. Ang average natin ay 0.79 or less than 1% every year for the last 20 years. Nitong 2022, ang na-produce natin less than 2%. Okay. So, after all these years, yun naman ang napoproduce ng business model ng UPL, ng biotech, na binibigay sa DA at sa LGU, sa ilang pribadong sektor, yung to mix final product. Mga ilan yun? Mga ilang processor yun, Doc? Yung mga nagmi-mix na yun? Yun ang problema kasi mga 80 mixing plants yun. 80? Nung dati. Kaya nga, 80. So, 80, pagkatapos less. Kung makareact naman. Kuya Angel. Hello, Kuya Angel. Kuya Angelo Palomanes. Good morning po. Ay, good evening po, Kuya. Nagulat tuloy si Kong Angel eh. Kasi alam ko yung tinutumbok eh. Sabi po ni Dr. Emil Javier, dating UP President, ay over the years, ang production daw po ng biofertilizer ay kuwan lang eh, less than 1%. Ang tinutukoy po niyang less than 1% ang malalagyan ng biofertilizer out of the 7 million hectares ng maes at saka ng palay. Okay? At noong 2022 daw po, ay less than 2% lang ang na-produce. Oh. Sabi niya, nasa 80. O yun, inamin niya. Nasa 80 daw po ang mga nagmi-mix nito at nababawasan lang ng mga sumunod na panahon. 80 ha? Sila po nagsabi niyan, 80. So may 80 na bago pumasok sa eksena. Kahit nabawasan pa, wala po sa 80 na yon itong kakontrata nila ngayon, si Asi Taulaba, si Asi, ba't ba natataulaba ako? Si Asi, hindi po kasama si Asi doon sa 80 na yon. Sige, tuloy mo lang, sir. Parang pinalilitaw kasi nila, ang dami pa lang kumpanya nito, kakapiranggot lang ang naipoproduce, less than 1%. O sige, tuloy natin, sir. 1% lang ang ating nakukover? Oo. Kasi over the years, marami nang nag-pull out. So, mga 17 na lang ang nagmi-mix ngayon. Mm. And then, mga 7 yung private sector at mga 10 yung mga LGU, DA. Okay. So, yung business model na yun, hindi uubra. It's not working. Oo, sayang yung ano, sayang yung technology. Yun. Patirado. Sige, tuloy natin. Sipin mo, ang direksyon ngayon, ganun pala sila karami. Tapos may technology. Tapos yun lang ang naipoproduce. Diba? Yun lang ang naipoproduce. Kaya ibigay natin sa kayang magproduce ng marami. Parang ganun ang dating. You know? Sige, tuloy lang natin. Oh, pero yan yung symptomatic lang ng problema ng yung scientific system natin. Kasi ang biotech mismo, 14 yung produkto nilang may patent eh. Okay. Pero hindi ang modelo, ang UPLB ang gumagawa. At kasi hinaghahanap sila ng pribadong sektor. Mm-hmm. Okay.
And then yung food science natin. Yeah, medyo putulin muna natin at may mga side issues pa din. Pero hanapin ko yung isang portion eh, nung meron silang nakausap. Kami nakausap sila eh. Way of commercializing technology development, yeah, developed by government agency, yeah, in partnership with the private sector. Yeah, okay. Mm-hmm. So ngayon, ang idea eh, yung technology from government, it transfers to private sector, mm-hmm, with some kind of royalty and licensing, yeah, agreement. Mm-hmm. Okay. So yung BioEnd, over the years, at least 10 private sector ang nakipag-usap na sa biotech, mm-hmm, to commercialize. Mm-hmm. Pero dahil sa kailangan ng kapital, yeah, and then hindi maliwanag ang legal basis, so hindi natutuloy. Hanggang 1% lang nga ang na-cover natin. Hindi kasama yun. Even with 10. Hindi kasama yun, Kong. Ako, naiintindihan ko sinabi niya, Kong Angel eh, na over the years, meron daw nag-a-attempt na mag-commercialize nito pero hindi natutuloy. Pero hindi yung 1% na yun ang tinutukoy niya. Yung tungkol sa pagta-transfer ng technology, pagko-commercialize nun ng large scale. Yun ang intindi ko. Di ba, Doctor? Doc Javier? Ang tawag dito? Licensees. Ano ho? Walang natuloy ng... Walang natuloy na lisensya? Walang natuloy na lisensya. Kasi nga yung... Hindi, walang natuloy na exclusive na lisensya. Walang natuloy. Pero meron na silang mga lisensya dati, mga non-exclusive. Sige. Yung maliwanag ang mataas at walang kapital. Oh, magkano ang kapital bang kailangan natin? Siyempre, yung ginagawa ngayon, yung natawag na shaker. Mm-hmm. Pero yun, parang laboratory model lang yun. So, kailangan may fermentation tank. Ganyan. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung issue ngayon, yung BioEnd, nagkaroon ng exclusive license, itong agri-specialist. Ayan. So, eto na po yung sabi niya, nagkaroon ng issue. Salamat naman po't napansin yung issue na atin pong ni-raise. Ano? Pero bago lang natin ituloy yung pakikinig sa napakagandang panayam kay Dr. Emil Javier, mga kababayan, ayon sa ilang mga kaibigan natin dyan sa UP, nung nag-broadcast tayo dito ng sa vlog natin sa YouTube at Facebook, but kasi panood kayo ng panood sa akin. Ang una raw tanong Dr. Jose Camacho Jr., Chancellor Dong, ang una, paano daw ako nakakuha ng mga papeles? Hindi po dapat ganun ang sagot. Dapat ang hindi yung paano ako nakakuha ng papeles. Hindi po tama yung tingin ko lang ha. Hindi naman na nakikialam ako dun sa reaksyon ninyo. Pero hindi po dapat ganun ang reaksyon. Dapat ang reaksyon, tama ba itong sinasabi ni Kato Nying o hindi? Pero wag nyo nang pagtripan yung mga middle or lower ranking employees dyan sa UP Los Baños, lalo sa biotech. Wag nyo nang pagtripan yan. Dahil public document naman itong ating tinatalakay dito eh. Meron bang nakakatakot dito sa kontrata na to? Meron bang nakakahiya sa kontrata na to? O ito, pinapaliwanag po ni Dr. Emil Javier na ito pong ASI o Agri Specialist Incorporated ang siyang nakakuha ng exclusive license. Agri Specialist. Sino ho naman ang may-ari ng Agri Specialist? Mario Labadan. Agri Specialist ni okay. Ang produkto ni Mario Labadan ay animal feeds. Okay. Yung mga premixes. Okay. Yung mga enzymes, merong mineral. Okay. Gaano kalaki ang napoproduce ng... Dapat tinanong nyo kung bakit naman ang kinuha yung kakontrata ay nagtatanim pala ng feeds. Bakit ano ginagawa nila sa pataba? Ang mihirap pati. Sige, tuloy natin. Ang tanong niya, gaano daw po ang nagagawa ni agri specialist na ano yung tanong mo? Agri specialist ni Mario Labadan.
eh, yung trial run nila nitong March, eh, ang ano nila, 35,000 packs a day. 35,000 packs a day. Yun yung kwento nila. Yun yung kwento nila. Okay? Isip-isipin mo, bago pirmahan yung kontrata, kapapasok lang nila sa eksena, tapos sasabihin nila 35,000 packs a day? Really? Sige. Laki. Kasi finally, after months of negotiation, last March, nagkaroon na ng final approval ng COST yung contract. So March lang pala ito? Oh, yes. Okay. So yung March ay yung contract between UPLB and AgriSpecialist, giving AgriSpecialist exclusive license to produce and distribute. Okay. For, so narinig niyo po ba yon sa kanya nang galing? Ang lisensya ay, ang agreement ay magbibigay sa ASI ng exclusive right to produce and distribute. So solo lang nila yon. Solo kaya exclusive. 5 million peso down payment. Uh-huh. And then may royalty of 3 to 5% yata. Ng income of, niya? Of gross. Okay, of gross. Hindi net, of gross income. So, yun po yung, may binabanggit siya, may down payment daw sa UP, at pagkatapos meron pong royalty na 3% yata ng gross. So, may kita yung UP. Alam nyo, ordinarily, wala namang masama talaga sa tech transfer, at gusto nga natin yun. At wala nang masama sa exclusive licensing agreement. Wala pong masama doon kung walang ibang nauuna sa kanila na gumagawa na rin ito. ano ngayon gagawin nyo? Babateryahin nyo yung mga existing na nagmi-mix nito, Dr. Emil Javier. Develop ng technology. Okay. So, mayroon si Dabadan, ang last narinig ko, ang mga 150 million na yung na-invest niya sa factory niya. Wow! Sa Santa Rosa. 150 million. 150 million. Yung mga nauna, hindi naman naglaan na yung kalaki. Wala. Eto na. Binabaterya na po ni President Emil Javier, Dr. Emil Javier, yung mga dating nagmi-mix ng bio-N. Eto, pakinggan nyo. Hindi, parang ano eh, yung laboratory sari-sari store model. Sari-sari store model. Dr. Emil Javier, baka mapahiya kayo pagka naglibot kayo dun sa planta ng mga mixer na nakakontrata dati, naunang kakontrata ng UP Los Baños. Baka maihi kayo sa salawal, Mr. President, Dr. Javier. Antindi, masakit din naman kayo magsalita. Sari-sari store model. Eh kung sa bagay, mas maayos pa minsan kausap yung nagsasari-sari store eh. Ano pa sinabi nila? Hindi raw ano? Hindi sophisticated bioreactor, packaging, so forth. So, paano yung ibang mga nag-process ho, Doc Emil? Mawawala na sila ng karapatang mag-process ho ng bio-N? Well, si Labadan, sabi niya, is open to those who want to continue mixing. Pero yung pagpo-process ho nito, yung pag-develop mismo nung bio-N, exclusive 'yon para sa dito sa agri specialist. So yung concentration eh, yung pure, ng concentrate. Pure culture. Okay. Pure culture. Okay. So yeah, yung pure culture, medyo sumasakit na ang dibdib siguro ni Mr. President. Ay, lang mga kaibigan. No? Magpapatuloy po tayo. Sabi niya, yun daw kasing iba, para daw pong sari-sari store model. Binateriya pa yung iba. Kaya nga yun ang hamon natin. Mr. President Emil Javier, sir, ulitin ko lang, we respect you
We admire you, ano, Mr. President. Eh? Kaya lang mukha pong wala sa hulog yung just to justify the exclusive licensing agreement na inyong ibinigay dito sa kumpanyang ito. Binaterian nyo pa yung iba. Eh, ba't ninyo muna puntahan? Ba't ninyo puntahan yung mga manufacturing plant na yon? Tingnan nyo ngayon kung yung mixing plant nung mga nauna. Yung sinabi nyo, 35,000 packs kayang i-produce ni Ginoong Mario Labada ng ASI. Eh, tanong nyo yung iba kung gaano karami yung kanilang naipoproduce so far. Baka magulat kayo, baka 60,000 yung kanila. Kay Mario Labadan, 35,000. Pero kung makapanghama kayo ng iba, eh ganun na lang, Dr. Javier. Nakakagulat naman po yun. At para sa inyo namin yun marinig, eh hindi po magandang pakinggan. Saka yung sinasabi nyo, kasi ang dami-dami nila, parang ganito yun, ang dami-dami nila, less than 1% lang ng ang nakokover out of the 7 million hectares ng rice and corn. Sila ba may kasalanan nun? Eh kung hindi naman na ipopromote mabuti ng pamahalaan, kung hindi naman binibili ng pamahalaan itong biofertilizer, ba't ka magpoproduce na magpoproduce? Sige nga, bakit ka magpoproduce? But of course, if the government will impose upon this private companies, pati na dito sa mga mixing plant ng DA mismo at ng LGU, na mag-produce ng maraming-marami dahil sa meron naman tayong makukuhana ng concentrate at meron namang mapaggagamitan ng mga magsasaka natin o mga sakahan ng magsasaka natin, ewan ko kung hindi magpo-produce ng marami yung mga yon. Ngayon, ang gina-justify ninyo, ang inyong ek-ek, sabi niyo hindi kasi makapag-produce ng marami to kaya at saka sari-sari store model lang tong mga makina nito, parang ganoon ang dating niyo. Walang kwenta ang mga makina nito, di katulad nito ay yung bagong dating na gumagawa ng feeds, kayang-kayang gumawa nito ng fertilizer. Anak ng bakang dalaga, sumasakit ang ulo ko, mga kababayan, oh. Sumasakit ang ulo ko. Teka nga. At puntahan nga natin. Sino ba itong... Hanapin ko nga ito. May titingnan lang ako. So, saan ba ngayon si... Tingnan nga natin yung kontrata. Titingnan ko lang kontrata. Sandali lang, ha. Ito po yung kontrata, mga kababayan, eh. Yung licensing agreement, eh. Dali lang po, ha. Ito pong licensing agreement, meron pong isang nakalagay dito. Ito po. Pakita ko lang sa inyo, ha, mga kababayan. Alam niyo naman ako, eh. Sumasakit nga ulo ko kababasa ng kontrata niyo, eh. Ito po ang nakalagay sa obligations of the licensee. Yung licensee po, itong ASI. Mga kababayan, ito po ang sabi ni license ng kontrata, usapan nila. Within 1 year from the date of this agreement, the licensee should establish a manufacturing plant for the production of bio-N. The manufacturing plant shall be inspected by UPLB annually or as the need arises to determine whether the facilities are set up and operated in accordance with the standards and specifications of UPLB. Failure of the licensee to establish a manufacturing plant within 1 year without justifiable reasons shall be considered an event of default subject to termination as provided in Section 11 hereof. So, edi hindi pa nga ready. Hindi pa nga ready kasi bibigyan nyo pa ng 1 year para makapag-establish nitong makapag-put up ng planta. Ang bihira naman itong mga kaibigan natin sa UP, oh. Para yatang binibilog nyo naman kaming masyado, eh. Wala naman ganunan. Pambira. Eto pa.
Sino ba pumirma dito sa kontrata na to? Eka nga, tingnan nga natin yung pumirma sa kontrata. Ito po yung pumirma sa kontrata, mga kababayan. In witness thereof, both parties have executed this agreement on March 6 po ito. By their respective officers, hereunto duly authorized on this day and year, hereinafter written. Sa UP Los Baños, ang nakapirma po ay si Jose Camacho Jr., PhD. Siya po yung UPLB Chancellor, nakalagay March 6, 2023. At sa kanan po, ito po sa kanan, ang nakapirma po ay si Mario Labadan Jr. Magaling din po ito. Si Mario Labadan po, ang alam ko, national scientist din po ito, awardee. Galing din po yan. President, Agri Specialist Incorporated, dated March 6, 2023. Ito po yung mga witnesses, yung Vice Chancellor Nathaniel Bantayan, Rolando Bello, Vice Chancellor, si Director Marlene Brown ng UPLB, si Julieta Anarna, oh, nandiyan ka pala uli. Siya po ang University Researcher 3 Biotech UPLB. Siya po actually ang parang head ng BioN project . Tapos Executive Vice President CEO Agri Specialist Mary Ann R. Jiao. At dito yung pinakahuli, mga kababayan, ay testigo Emil Q. Javier, PhD, Chairman Coalition for Agriculture Modernization in the Philippines, o CAMP. Ayan, kitang-kita. Kaya naman pala lab na lab ni President Emil Javier ang ASI, ang kumpanyang ito. Kasama pala siya dun sa nakapirma, dun sa kontrata, mga kababayan. Ayan po. Kapirma pala. Teka muna nga. Asan nga ba itong si Sir Emil Javier ngayon? Ano ba ang kanyang pinagkakaabalahan? Ngayon natin. Ito, tiningnan ko dito sa kwan . Dali lang . Ito. Who are the prime movers of CAMP? The movement is initially composed, tiningnan ko lang po ito sa internet . The movement is initially composed of seasoned agriculturists, administrators, businessmen, and entrepreneurs, educators, scientists, senior-level government officials, and international civil servants. There are many members from Luzon, Visayas, and Mindanao. Among them, the incorporators and board of trustees members are, and dito na po yung officers, nakalagay po dito, Chairman Emil Q. Javier, former President of UP and National Academy of Science and Technology. Matindi po ito, mga kababayan. Ganda po ng background nito si President Emil Javier. Siya po yung former President ng UP at National Academy of Science and Technology, Minister of Science, Chancellor UPLB, Director General Asian Vegetable Research and Development Center, Taiwan, and Chair Technical Advisory Committee, CGIAR. Maganda siya po yung pinaka-bossing nung grupo na yan, yung CAMP. Sino-sino po bang mga nandyan sa likod nung CAMP na yan? Ano, mga kababayan? Sandali po lamang. At makikita rin naman nyo ito sa kwan. I-search nyo lang po. I-search nyo lang po yung CAMP. And dito po. Katingin-tingin, kamukat-mukat yun. Tinitingnan ko yung prime movers nung CAMP . Ito. Tinitingnan ko. Diyan, marami mga tao dyan. Mga taong nandito yan. Aba, pagtingin ko din sa pangalawa, sa huling row, mga kababayan, ang makikita nyo, ito po, si Dr. Mario M. Labadan Sr. Siya po ay director or member ng Board of Trustees ng CAMP. Kaya naman pala, magkakatsokara naman pala sila. Nakakalungkot naman, mga kaibigan . Anyway,
basta na, na hindi po tayo magbabago ng pananaw na ang biofertilizer po na inimbento, yung Bio-N mismo inimbento ng isang Pilipino ay dapat pakinabangan ng mga magsasakang Pilipino. Tama po yun. Pero para po kupuhin, para magkaroon ng monopolyo habang meron ng mga naunang mga pampublikong institusyon at pribadong kumpanya na gumagawa na nito dati, ay may itsapwera sila para pagbigyan ang isa pong kumpanya in the guise of technology transfer at sasabihin sila ay nag-i-invest dito, eh wala po sa hulog yon, mga kababayan. Wala po sa hulog yon. Bakit? Si Ginoong Labadan lang ba ang may pera para mag-invest dyan kung talagang okay kayo? Halimbawa lang, just for the sake of argument, na talagang pwede niyong baliwalain yung mga naunang licenses dyan. At talagang pwedeng pumasok sa isang exclusive licensing agreement. Halimbawa lang, just for the sake of argument, na tama yan. E inyo bang ipinag-anyaya yan sa iba pa? Ipinaalam ba ninyo sa mas nakararaming mga tao yan? Ipinablish nyo ba yan? Sinabi nyo ba sa mga taga-Luzon, taga-Visayas, taga-Mindanao, na eto, meron kaming Bio-N. Gusto naming magkaroon ng exclusive partner dito sa production and distribution na willing mag-shell out ng, say, 150 million, 200 million pesos. E lalo dyan sa Mindanao, mga kababayan, magugulat kayo, ang dami-daming interesado na mga malalaking negosyante pagdating po sa agricultural modernization. At yan po, makatutulong sa ating mga mag... E pinaalam nyo ba yan? Sige nga, ito nga kung hindi lang sinabi sa atin ng mismong mga taga-UP, hindi namin malalaman to. Mga kababayan. Yun nga, ang sinasabi ko, just for the sake of argument, na tama ito, ipinag-anyaya nyo ba ito? Ipinablish nyo ba ito? Like, in-announce nyo ba ito? Sa dyaryo, sa television, para mas maraming mag-submit sa inyo ng proposal? Eh, hindi eh. Ito parang usapan lang ng magkatropa to eh. Ano katunayang magkatropa? Eh, magkatropa nga kayo eh. Pasensya na po kayo ha. With all due respect sa mga magagaling na scientist natin sa UP, Los Baños. Magkatropa nga kayo eh. Pinakita nga namin sa inyo eh. Naroon kayo sa iisang grupo eh. Hindi ba yan eh maliwanag na pagbibigay ng pabor sa iisang tao? And in the process, alienating or displacing other licenses. Hindi po talaga nakakatuwa yung ganyan. Meron pa pong panahon para po ayusin po ninyo to. Ako naniniwala ako na mabuti po ang inyong intensyon. At ako ay naniniwala din na dapat po itong palaganapin. Ang ganda po ng intensyon kung tutusin. Mas maraming magsasaka ang makikinabang, hindi lang po makikinabang ang magsasaka sa pagpapababa po ng gastos nila sa produksyon ng palay at ng mais. Hindi lang po. Ano pa po ang magiging resulta po nito? Tataas po ang yield o ani. Kapag ka mataas ang ani, mababa ang cost of production. Sino po at the end of the day ang makikinabang, mga kababayan? Tayo po na kumakain ng bigas o ng bigas ng kanin o ng mais o ng gulay. Gaganda po ang ating kapaligiran. Ang lupa ay magiging mataba. Ang ganda po nito. Pero bakit bigla ninyong naisipan na ipasolo nyo sa isang taong kachokaran nyo pa? Hindi ba may problema tayo dyan, mga kababayan ko? Dapat nang malaman nyo, bilib ako sa kulay nyo. Anyway, maraming salamat po sa inyo at ang dami ko na palang idinaldal dito, no?
nagsisika po kaming makausap ang mga taga-UP at nagpapasalamat naman po ako dahil pinagbigyan nila si Angelo Palmones, ang aking pong kasama sa DZRH. Eh, ang totoo, ako po ang gusto sanang maka-interview sa inyo. Eh, sana, pagbigyan nyo naman ako. Ano? Pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan lang ito, gumaan ang nabibigatang puso. Yehi! Inaabangan ang bawat laro. Yehi! Yung sinasabi natin, kung totoo yung binanggit ni Sir Emil Javier na 2% o less than 2% pa lang ang local production ng BioN, mga kababayan. Ibig sabihin, ang dami pa. Ba't niyo sosoluhin kung gusto niyong makover nito ang 100%? Ba't niyo pa uubaya sa iisa? The more, the merrier. Kung may competition, mas maganda. Alam nyo, ang competition, ang makikinabang dyan, mga kababayan, ang makikinabang po dyan, ay ang mamamayan in the long run. Kasi magpapababaan kayo ng presyo eh. Hindi po ba? Anyway, tama na nga. Tama na to. Hindi pa uli ang lahat. Pwede nyo pang ayusin yan. Pwede nyo pang ayusin yan bago... Tapos, nga pala, yung binanggit ko, di kung halimbawa, marami na kayong nagsama-sama dyan, nagkukompetensya kayo, iisa ang source. Ewan ko kung marami ang, kung halimbawa, marami na ang produce, nagpo-produce niya, nagmi-mix, kasama na po itong ASI at iba pa, malaki po ang kikitain ng UP dyan, UP Los Baños. Kasi mas maraming kukuha sa inyo kung makokover mo yung 7 million hectares na yan eh. Diba? Rice and corn pa lang pinag-uusapan natin dyan. Hindi sigurado magiging happy po. Ang UP in the long run, tandaan nyo, iisa lang po yan. Isa lang po si ASI. Pag mas marami, maaaring hindi kasing laki ni ASI yung iba. Maaaring mas maliit ng konti o maaaring, sabi nga ni